Bago tayo dadako sa Word of God, tayo po muna ay manalangin upang tayo pilubusang pagpalain at gabayan ang ating dakilang Diyos. O dakilang Diyos, ang mambanal sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo, Trappist po, beloved pastor, Wildes Vada Almeida, na ito po kami, mahal na Panginoon, nagpapabot ng pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal, pagdakila, tanging sa banal na pangalan lamang at maraming salamat sa mga papuring awitin, mga patutuon na iyong pinagpala. At sa iyong banal na salita, O Diyos, sagana aking wala pong magawa na ay pagpalain mo, langisan mo abang lingkod at kumilos ka sa bawat puso ng nakikinig sa gabing ito. Alisin mo mga hadlang gawaan ng kaaway. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. At purihin natin dakilang Diyos at minsanan pa ako po ay nagpapabot ng pagbati sa lahat ng ating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba yung dagat, no? At sa ating mga livecast viewers, happy viewings. At sa ating mga beloved co-preachers, co-workers, pinangunahan ating beloved pastor, Wildes Vada Almeida, then Prophet of Loving God, and his beloved children, children Los, mga apo, so magandang gabi po sa ating lahat. Mga beloved co-workers, co-preachers, dito po sa dako ng San Fernando, Cebu, magandang gabi po. At mga minamahal, tayo na po idadako sa Word of God, napakahalaga po ang salita ng Diyos. Yung pong pakinggang maigi, mga kapatid, at naway take note din ninyo yung mga verse na ating babanggitin para munawaan po ninyong maigi. At sapagkat limitado po tayo ng oras, minsan na hindi po natin ma-elaborate ng maayos. So kayo na po ang umunawa ng salita ng Diyos. Maunawaan ninyo sa tulong at habag ng ating dakilang Diyos. Ating pong topic ngayon about preparing the way of the Lord. So mga minamahal, ang ating pong key verse, mababasa po natin sa Mateo chapter 3, verse 1 up to 3, or aklat ng Mateo kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 3. Dito na lamang po sa Tagalog, babasahin ko po sa inyo. At ang mga araw na iyon ay dumating si Juan Bautista na nangaral sa ilang ng Judea na nagsabi, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Apagkat ito iyong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, "Ang tinig na isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang landas." Ang Diyos po ang magpala sa kanyang banal na salita. So, before nagsimula ang ministry ng ating dakilang Diyos, so nabasa natin ang minister o ministry ni John the Baptist. So, bago nagsimula ang ministry ng ating dakilang Diyos, ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, so nabasa natin ang ministry ni John the Baptist. So siya ay nangaral sa ilang or wilderness ng Judea. So naging successful po yung kanyang ministry. Alagang pinapangaral niya ang buong-buong katotohanan. Walang takot ay pangaral ang ebanghelyo ni Kristo. So natapos lang ang kanyang ministry nang siya ay ibinalanggo, mga kapatid. So nabilanggo siya. Although hindi naman kasalanan ang mangaral ng salita ng Diyos, balit ng panahon na yun, nabilanggo siya dahil siguro ang mga tao ay talagang nagagalit, no? sa kanyang pangangaral. Minsan nasasaktan yung mga tao kasi ang Word of God talagang masakit ito, mga kapatid. Ito po ay katulad ng dalawang talim, no? Na talim. So purihin natin mahal ang Panginoon si Kristo. Ang kanyang ministry ay para ihanda ang mga tao sa pagdating ng panahon o pagdating ng Savior o manliligtas ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Yun po ang kanyang ministry. So ang kanyang message, his message is about a call to repentance. Sa ating nabasa, ang minamahal, sa Mateo chapter 3 verse 1, sa ating nabasa kanina, "One to turn from sin and turn unto God." So, a proclamation of the coming kingdom of heaven kingdom. Kingdom means may mag-rule na darating sa lupa. So, kung basahin po natin ang aklat ng Marcos,
Marcos Kapitulo 1, versikulo 14 hanggang 15. Pagkatapos niyang madakip si Juan, ay napa sa Galilea si Jesus na ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. At sinabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. So, ito po mga minamahal ang pinapangaral, no? Nandoon siya po napunta ng Galilea, no? Ipinangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Ano po yung kaya sinabi, naganap ng panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. So this is about a call to repentance. Kailangan ng tao yung magsisi. Hanggang ngayon, pinapangaral na kailangan po nating magsisi sa ating mga kasalanan. Kasi yung kasalanan, pag hindi mo yan pagsisihan, sabi ng Biblia, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. So why the Lord born in a manger? Huh? To fulfill the prophecy of Micah. Kasi nag-prophecy si Micah eh. Oh, kung basahin po natin yung kanyang aklat, from the book of Micah, chapter 5, verse 2, o Micah, sa Tagalog, Micah, kapitulo 5, versikulo 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Ito po'y sinabi na po ng isang propeta, Prophet Micah, amin na mahal, na mayroon pong mayroong lalabas, no? Sabi niya, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel. Ang pinagbuhatan niya ay mula ng una at mula ng walang hanggan. And then, hindi lang si Micah ang nag-prophecy, pati si Prophet Isaiah nag-prophecy po, mga minamahal. To fulfill the prophecy of Isaiah, Isaiah, kapitulo 7, versikulo 14, ating pong basahin. Isaiah 7, versikulo 14. Inabi po dito, "Ayat ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito isang dalaga ay maglilihi at mga anak ng isang lalaki at tawagin ang kanyang pangalan, Immanuel." So, mga minamahal, ito po yung prophecy ni Isaiah. Oh, a virgin shall conceive a virgin and shall call his name Immanuel. Walang ibang nagkatawang tao, mga minamahal, na pinapangalan sa kanya, Immanuel. Walang iba, si Jesus Christ. Isang lalaki. Walang ibang isinilang na lalaki, mga minamahal, na tinatawag na Immanuel, no? Ang kanyang pangalan, si Jesus Christ. So, tawagin ang kanyang pangalan na Immanuel. So, what is the meaning of prepare ye the way of the Lord? Ano po meaning? That all the people were baptized by the name of the Lord and confessing their sins. No, yung mga taong nabautismuhan sa pangalan ni Jesu Kristo. And then, nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Tinalikuran ang kanilang mga kasalanan, tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesu Kristo. Yun pong ibig sabihin ng prepare ye the way of the Lord. So the Bible says in Matthew chapter 1, verse 21, for he shall save his people from their sins. So yun po talaga ang mission ng mahal na Panginoon si Kristo. Kasi ang mga tao nung panahon, mga minamahal, before nagkatawang tao, ang ating dakilang Diyos, talagang nalulung o punong-puno ng kasalanan. Panay ang paggawa ng kasamaan. Kaya, ang mahal na Panginoon ay nagkatawang tao para ang tao ay maibalik sa kanyang paanan. Para ang tao ay maligtas. Para ang tao ay magsisi sa kanilang mga kasalanan.
So mas dapat nating bigyan pansin ang misyon ng ating mahal na Panginoon sa mundo. Oh? Misyon ng dakilang Diyos to save His people. So Jesus was coming to baptize with the Holy Ghost and fire para maihanda ang mga tao sa paglilingkod sa dakilang tagapagligtas, ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. So, ano pong kailangan ng tao, mga kapatid? People need power of God. Kailangan ng tao ang kapangyarihan ng Diyos. So, ang tao walang kapangyarihan. Pag hindi ka nabautismuhan sa tubig, sa pangalan ni Jesucristo, hindi ka magkaroon ng kapangyarihan. Sabi ng Biblia, Mateo 3:11, kung ating babasahin, Mateo 3:11, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kayo sa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya sa inyo ay magbautismo sa Espiritu Santo at apoy. So, si Jesus Christ po ang may karapatan na magbautismo ng Espiritu Santo at saka apoy. So, katakataka, maraming mga leader ng relihiyon ngayon, binabautismohan nila ang tao ng Espiritu Santo. Sabi nila, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Kung sa Biblia po tayo mag-base, mga minamahal, si Jesus Christ lamang po ang may karapatan ng bautismo ng Holy Spirit. Sabi ni John B.D.B. Baptist, yung nasa hulihan niya, lalong makapangyarihan kaysa kanya, na kahit man daw yung panyapak, hindi siya karapat-dapat magdala. At siya po yung magbautismo ng Espiritu Santo at saka apoy. So pangalawa, whose work would be to separate the wheat from the chaff. Oh, in Matthew chapter 3 verse 12, nasa kanyang kamay ang kalaykay at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan at itipunin niya ang kanyang trigo sa bangan. Datapat ang layami ay susunugin sa apoy na hindi mapapatay. Purihin ang ating dakilang Diyos. And burn up the chaff with unquenchable fire. Eh sabi ng mahal na Panginoon, pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. Kasi mga minamahal, ngayon sa ating panahon, maraming mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, tinatawag na mga Christian o Kristiyano, taong may Kristo sa buhay, punong-puno ng Espiritu Santo, pero mayroon ding mga taong mga masasama. Mayroon din taong mga masasama. Nandito yung mga taong matutuwid at nandito rin yung mga taong mga masasama. E sabi na malayang pabangayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. Kasi sa panahon ng mga apostol, sabi ng mga apostolos, anong gagawin natin sa kanila? Kailangan na ba natin silang patayin, bunutin? Yung mga pansirang damo, sabi ng Panginoon, huwag. Pabayaan niyong magitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. Mateo kapitulo 13, versikulo 30. Mateo 13:30, basahin ko po sa inyo. Pabayaan ninyo magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani. At sa panahon ng pag-aani ay sabihin ko sa mga mang-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin na dapat tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Mayroong pangsisirang damo at mayroong trigo. Yung trigo, yung mga naglilingkod yon sa mahal na Panginoon, mga mabubuting tao yon. Yung mga pangsirang damo, amin na mahal, so ano lang yun, mga kapatid. So, walang magagawa sa buhay, ayaw sumampalataya sa Diyos, ayaw maglingkod sa mahal na Panginoon, yung iba, nanggugulo lang, amin na mahal, naninira, sinisiraan ang nasa katotohanan,
Hindi nila tinitingnan yung kanilang sarili, ang nasa isip nila, para ang tao ay mailigaw. Parang sinasarhan nila ang langit sa isang tao. Ayaw nilang matuwa. Pag mayroon silang kapwa-tao na nagbago ang buhay, parang hindi sila nasisiyahan. Siguro nalulungkot sila. Bakit? Kasi iniisip nila, mga minamahal, yung kanilang sarili. Sarili lamang nakapakanan. Hindi nila iniisip yung kaligtasan ng kanilang kapwa. Ayaw nilang matuwa pag mayroong nagbago yung buhay, gumaling yung karamdaman, naglilingkod ng tapat sa mahal na Panginoon. Gusto nila manatili lamang doon sa kanilang grupo, na kung saan yung grupo nila, wala ka namang makitang pagbabago, wala namang katugunan ng mga dalangin. Hindi natuwa, nagagalit pa. Bakit lumipat? Bakit kayo lumipat dyan? Ang layo ng sambahan, pinupuntahan ninyo, samantalang dito mayroong malapit. Bakit dito, hindi kayo dito? Bakit doon pa kayo nagpunta sa malayo? E paano yung malapit nga, malapit sa bahay mo, tapos malayo naman sa mahal ng Panginoon? Mas mabuti na yung malayo na simbahan, pero malapit sa mahal ng Panginoon. Yun ang importante. Diba? So, ipinapangaral ni John ang bautismo sa pagsisisi. In Matthew chapter 3, verse 6, sila'y kanyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan na ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. Binabautismuhan, nagbaptize po si John, no? And we're baptized in him in Jordan and piercing their sins. So, sa pagsisisi, sila'y kanyang binabautismuhan sa ilog ng Jordan. Ibig sabihin, maraming nagpabautismo. Sila'y kanyang binabautismuhan. Maraming din nagpabautismo sa panahon ni John the Baptist. Pero nung nagkatawang tao ang ating mahal Panginoon, yung binabautismuhan ni John the Baptist, binabautismuhan ang mga alagad ni Kristo. Nagpa-rebaptize po sila. Kasi yung bautismo na natanggap nila, bautismo yon sa pagsisisi. Amin na mahal. So, a baptism for the remission of sins. So, sinabi ng Marcos 1:4, dumating si Juan na nagbautismo sa ilang at ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi sa ikapagpatawad ng kasalanan. So, mga minamahal, yun po sa ikapagpatawad ng kasalanan. Pero hindi pa po siya gumamit ng name, ng pangalan ating mahal na Panginoon Jesucristo. Kaya nung nagbautismo na po yung mga apostoles, katulad nila Peter, nila Juan, yung mga sila Marcos, Lucas, nung sila yung magbautismo, walang ibang ginamit nilang pangalan. Sabi nila, I baptize you in the name of Jesus for the remission of sin and you shall receive the gift of the Holy Ghost. In the name of Jesus, yung ginagamit po nila para sa kapatawaran ng kasalanan. Bakit in the name of Jesus? Because the name of Jesus is the powerful name, makapangyarihan na pangalan. Kaya mayroong pagbabago, mayroong kagalingan. Katulad namin, dati-rati, marami kaming makaramdaman, punong-puno ng problema, walang pagbabago kahit ilang times, mga minamahal, na nagsasabing magbago na, tumutulong ng mga magulang namin, laging pinagalitan, tinutuwid, tinuturuan, kinakastigo para magbago, pero walang pagbabago, lalong sumasama ang buhay. Subalit nung kami napadako sa ministeryong ito, pinagpala ng ating mahal na Panginoon, pinagaling aming karamdaman, nilutas ang problema, binago ang aming mga buhay. E hanggang sa mga oras na ito, kami po'y nagtamo ng pagbabago. Dati-rati maraming mga gawaing mga makasanglibutan, tulad ng pagdidisko, mga gawain makasanglibutan yan, bisyo, sigarilyo, drugs,
Ganon yung buhay namin, mga minamahal. Walang pagbabago. Ha? Kaya nagbubunga ng kasalanan, ha? At nagbubunga ng karamdaman. Nung nagkaroon na ng karamdaman, naghahanap na ng kagalingan. Buti na lang, mayroong manggagamot. Number one na manggagamot sa daigdig. Ha? Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kung doktor ang pag-uusapan, ang daming doktor sa buong mundong ito, mga kapatid. Marami pang mga tinatawag na espesyalistang doktor. Pero, amin na mahal, hallelujah, hindi ka makaasa, nagagaling ka. Yung iba, bigo, mga minamahal. Pagpasok, gusto pumasok ng hospital para gumaling, pero paglabas ang hospital, wala ng buhay. Pero dito sa Jesus Miracle Cusid, mga taong gustong gumaling, mga minamahal, nananampalataya sa mahal na Panginoon, mga bedridden, may taning na yung mga buhay, pero dito binigyan ng pag-asa ng ating dakilang Diyos. Hopeless, wala ng pag-asa, dito binigyan ng pag-asa, kagalingan ng karamdaman, kalutasan ng problema, pagbabago ng buhay. Puri na ating dakilang Diyos, katulad kanina, ating beloved brother John Aris, Bakor, napakinggan ninyo yung kanyang patutuo. Siya po'y isang bingi. Hindi nakarinig. Kahit malapit lang yung kausap niya, hindi niya maririnig, mga minamahal. Subalit nang siya'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, siya'y pinagaling ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. At binigyan siya ng kapangyarihan. Kasi sabi ng Biblia, you shall receive the power after that the Holy Ghost is come upon you. Acts chapter 1 verse 8. Magkaroon ka ng kapangyarihan pagdating ng Espiritu Santo. Pero before darating yung Espiritu Santo, kailangan mo munang magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo para si kapagpatawad na yung kasalanan. Acts 38, repent and be baptized in every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So ma-receive mo yung Holy Spirit, Holy Ghost. So magkaroon ka ng kapangyarihan. Katulad nating mga kapatid, yung daddy niya, oh, yung daddy niya halos hindi na makakilos. Mamatay-matay na sa karamdaman. Di ba basta diarrhea, yung ilang linggo na yata yon. Pero nung pinag-pray niya, nilihan sa pangalan ni Jesus, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya ganun po mga minamahal, kailangan ninyo tanggapin si Jesus Christ na hari tagapagligtas yung buhay. Mayroong apat na reglamento ng kaligtasan. Una, pananampalataya. It is impossible to please God without faith. Kung walang pananampalataya, imposibleng malugod ang Diyos. Pangalawa, repentance, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Talikuran mo ang iyong kasalanan. At pangatlo, water baptism in the name of Jesus Christ para sa kapatawaran ng kasalanan. Mapatawad yung kasalanan at gagaling ang iyong karamdaman at bibigyan ka pa ng regalo. Gift of the Holy Ghost. Kapangyarihan, maging saksi ka buong daigdig. Oh, maging katulad ka ng ating mga kapatiran na pinagpala ng Diyos, nagpatotoo. Oh, nagpatotoo, mga minamahal, buong daigdig, nakapakinig ng kanilang mga patotoo na sila'y pinagaling ng mahal na Panginoon. Pang-apat, Holy Spirit, ang mahal na Panginoon po ang gagawa sa inyo dyan. Holy Spirit, ang mahal na Panginoon po may kapangyarihan yan. Amin na, bigyan ka ng Holy Spirit, no? Para magkaroon ka ng kapangyarihan. Purihin natin dakilang Diyos, wala naman tayong sapat na oras. Kailangan niyong tanggapin si Jesus Christ na hari tagapagligtas yung buhay. Sumunod kayo sa maigsing panalangin na aking babanggitin. Sabihin niyo, dakilang Diyos amang banal, sa pangalan ni Jesus, narito po ako isang taong makasalanan, taos pusong nagsisisi. Mula na ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo pa ako, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita bilang Diyos, hari, tagapagligtas aking buhay. Gawin mo akong tunay na Kristiyano sa isip, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo pa ako, mahal na Panginoon, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus.
Amen.